Sa inyong tatlo, may the best woman wins. Julia, Poleng, galingan nyo. Nakakahiya kayo pag tinalo kayo niya. Hacheng! Kompleto kayo mga tigayit bulaga. Kompleto. Oh, ayan si Raisa, oh. Oo nga. Sarap, sarap, sarap. And our guest gun ng Petit Brokovich! Hi! Palakpakan! Palakpakan daw! Masaya ka ba? Sobra! Tatang kamay! Masaya ka, pumalakpak ka! Huwag naman dito ba ibang tao? Sa mga kapuso natin online, gamitin lang po natin ang hashtag Celebrity Bluff sa inyong Facebook and Twitter post para lagi tayong number one sa trending topic worldwide! Uli, magkano na uwi mo nung last time na naglaro ka? Parang 50,000. 50,000. Julia, ikaw? 75. Uy! Lumamang. Nakakaakal. Medyo 75. Ubus na nga, kaya nag-guess ako. Agad, agad. Matagal na yun. Ikaw, Joyce? 50,000. Ah, 50. Uy, Julian, lumamang ka ng 25. Katol na. Gangnam, players, mga kapuso, are you ready? Ready! Let's play round one. This is Fact or Bluff. Lockport, please reveal. There you go. For 2,000, mamimili ka, Pulin. Ganda lalaki, ganda babae, ganda katawan. Una ako sa ganda lalaki. Uy, sino naman yon? Si Jose. Napuwing yata. Happy anniversary. Happy anniversary ng show natin. Tayo na rin, syempre, nagsama tayo ng isang taon. Basa ka! Ano nararamdaman mo? One year na rin. Na? Na magkasama tayo. Sa show. Well, paminsan-minsan, nasusuka. Pareho tayo. Pareho tayo naka-beige. Ang tawag dyan? Destiny. Ha? Destiny. Parehong beige. Kaya ang tawag na sa show. Beige. Kaya lang. Pareho rin kayo nakapula. Baka naman kayo talaga. Huwag ka nga. Lumayo ka nga, pitit. Uy! Hindi ka lugi sa akin. Bakit? Bakit ka mo? May asawa ka na. Oh. May bodyguard ka pa. Kasi eto ang tanong. Kapag ang isang babae ay nakaranas ng limerence para sa isang lalaki, siya ay... Hindi ikaw. Siya ang pinili. Kasi? Obsessed? Yung patay na patay. Oh. Ikaw, yan ang nararamdaman mo sa akin. Nagkataon lang talaga na, alam mo yun, ikaw, pihikan ka. Pihikan din ako. Juicy pa rin. Sa mga itsura natin to, ha? O, bakit? Ha-arty pa ba tayo, di ba? Ganito na itsura natin, cheap pa tayo. Yan. Obsessed sa ikaw, babae. Limerence. Oo, para sa isang lalaki siya ay obsessed. Kamo na, sasamin ko. Petit Brokovich. Hindi ikaw.
Well, based on my... Bawal mag-well. In my own opinion. Yan. Hindi, yung Limeres kasi... Ay, gusto mo bang sumagot na parang beauty queen? Pwede naman, sige. Okay. I believe galit na galit. Ah. Yung walang patumpik-tumpik na galit. Kaya yung isa sa lugar sa Batangas, tinawag na Limeri. Dahil sa salitang Limeres. Kaya sila yung may mga, ang tawag dito, balisong. Dahil ganun sila pag nagalit na galit, as in over. That is Limerence. Pwedeng pumatay? Pwede. Okay. Narinig mo yun. From the Greek word, limer, limeras. Limeras? Meaning nanlalamig. Ah. Naging frigid na. Ah, frigid. From the word frigidaire. Nalalamig na eh. Is it a fact or a bluff? Fact. Fact na fact na? Fact na fact. Wow! May palakpak! Limerence, ang ibig sabihin ay obsessed. Is it a fact or a bluff? It's a fact! Because limerence is a state of being infatuated or obsessed with another person at gustong-gusto niyang mahalin din siya nito. Yun ang limerence. Gusto mo ba yun? You have 2,000! Yay! It's your turn! Sige, pili ka na. Ganda babae, ganda katawan. Okay, let's go for ganda babae. Surely! Please choose a Gangnam. Si Petit. Petit! Narito ang tanong. Oy, bagay sa'yo. Ano ang final question sa 1994 Miss Universe pageant na ginanap sa Pilipinas? Alam na alam ko to. Bakit na naman? Kasi nung nanalo, ka yung Miss Universe na nanalo dyan, kakatawan ko nun. Ah. Tapos yung tanong, yun din ang tanong nung kumuha ako sa barangay hall ng barangay clearance. Ang tanong, what is the essence of being a woman? At sinagot ko rin, yung barangay chairman, ano yung sinagot mo? Being a woman is a gift of God and it would be appreciated. The origin of a child is a mother and it is a woman. A woman is the one who shows a man what love, sharing, caring is all about. And that is the essence of being a woman. Ay, grabe na! Pwede ka ang universe, God! Bakit ka nagsusungit? Jose! Hello? Ano ang final question? Malay ko. Hindi naman ako nanood niyan eh. Hindi. Sa Tagalog, tinanong, ano ang sasabihin mo doon sa unang tao na nanggaling ng buwan? Pag buwan sa akin, natatapat. Oh. At ang sagot niya, hindi ko napanood talaga yon. Pero alam ko, yun ang tinanong. Pero kayo kalokohan. Ang tanong dyan, ano, nandyan ako, napanood ko yan eh. Ang sagot dyan, tinanong sa kanya, why do you deserve to win the title? Oh. At ano, di ba, how do you keep the music playing? Yun ang tanong ni, ano, ni Neil Diamond ba? Julia, ano sa tingin mo? Is it a fact or a bluff? It's a fact. Lako! Fact na fact na? Fact na fact na po. Lako. Fact na fact daw ang sabi ni Julia. Anong sabi ng blackboard? Is it a fact or a bluff? Of course, it's a fact! Being a woman, si Sushmita Sen ng India ang nanalong Miss Universe of 1994. At ang essence na yan ay 2,000! Yay! Joyce? May pumili ng essence. Ang natira na lang sa'yo ay ganda katawan. At ang natira na lang, ang pinakamagandang katawan, Alien, here is your question. Anong bahagi ng ating katawan ang galang-galangan? To be honest, Joyce, ito, tuhod. Tuhod? Ito, alak-alakan. Ito, siko. Ha? Ito ang galang-galang. Galang-galangan. Ah. Galing, ha? Inuulit-ulit, ano? No. Saan alak-alakan? Eh, alien! Noo. Kasi pag nagmano ka, di ba, bless? Pag galang yan. May nagbe-bless ba rito? Wala.
Okay. Kahit doon sa mga hindi na, mga hindi nagsasalita na kasama natin, mga kaibigan natin, lagi nilang ginagamit ito. Paggalang. Approve. Diba? Bless. So from the root word galang. Hindi. Ano? Mano. Petit! Tawag sa galang-galangan ay yung susunod sa kamay, yung pulso. Kaya nga yung mga eksperto, dito sila humahawak sa pulso. Kasi yun talaga ang galang-galangan sa mga pasyente. Bakit po pulso? So galang yung na? Galang-galangan. Oo, yun. Kaya hindi pwedeng iba ang gumawa kasi pag namaga siya, hindi may babalik. Huh? Oo. Ang tawag doon, nuno sa pulso. Is it a fact or a bluff? Fact. Fact na fact na? Fact na fact. Fact na fact daw? At ano ang sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Bluff! Dahil po, ang galang-galangan ay tama naman yung nuno sa pulso. Ito, wrist. Minsan po, ito ay tinatawag na punyos o pulso. Oh, we are very sorry, Joyce. Mali ang sagot mo. So, zero ka ngayon sa level na ito. We will now move on immediately to round one, level two. This time, each correct answer is worth 4,000. Bluff board, please reveal the squares. Oo, ito na yun. Meron tayong kapon mo. Hayop ko, imbento niya. Julia, please choose. Imbento niya. Marami dito magaling mag-imbento. Mamili ka na lang. Sige, yung katabi naman ni Petit, si Jose. Jose! Ito ang tanong. Noong 1816, ano ang nagtulak sa isang French doctor para maimbento ang stethoscope? Premyo. Nagkaroon kasi ng premyo sa France o sa French na napakalaking pera kung sino makakapag-imbento ng ganyan na pinakamabilis na panggamit para malaman kung may sakit. Kasi wala silang madetect, wala silang malaman. Paano ba natin malalaman? So nagpa-premyo niyan, milyong-milyong pera. Yun ang motivation. Correct. Contest. Contest. Nagka-contest. Ah, okay. Petit! Noong 1800s up to 1818, ang nagro-role sa France ay mga king and queens. Sa kanila kasi, bawal yung basta ka lang na lalapit sa isang babae, hahalik, or magpagtalik, sabihin natin. Kailangan magpaalam sa king. Oh. Tapos yung stethoscope na yon para hindi nakakaya sa isang babae na mahawakan yung pribadong parte ng katawan. So, umimbento sila na para marinig nila yung hininga ng isang babae. Elliot! Ayaw, kabisado ko to. Kasi diyan ako nag-aral sa Paris. Saan yung Paris? Paris Stern University. Nagtulak yan kasi yung doktor, mahina ang tenga. Mahina yung tenga ng doktor. So, gumawa siya ng maliit na speaker, sinaksak niya sa tenga niya, saka yung maliit na microphone, para ano, marinig niya. So, yun ang nagtulak dahil puro tutuli siya. Mahina mata, ay, tenga. Mahina ang tenga. Bingian. Julia, is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na? Nako! Why? Bluff na bluff na. Bluff na bluff na ang sabi ni Julia. Si Julia na kaya ang mangunguna. Sa round na ito, huwag kayong aalis. Nangunguna kami. Ito yung Sabado. Babalik agad ang Celebrity Bluff! Bluff nga ba ang sagot? Anong sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Ah! Yes, it's a bluff! Ang dahilan, nahiya raw kasi si Dr. Renee Linek na idikit ang kanyang tenga sa dibdib ng kanyang female patients, kaya nagka-idea siya para ma-invent ang stethoscope. Pwede pong may demo? Let's try lang natin. Sa dibdib naman. Ang paggamit po niya nakaganyan talaga. May sakit ba ako? Hindi, tatry ko lang. Aalamin ko lang. Saka doktor ka ba? Aalamin. Ayan, tignan mo diliri. Wala akong sakit! Tignan malalim. Inhale. Exhale.
ganda ng tibok ng puso niya. Talaga? Ano yung tibok ng puso ko? Dug. Dug, 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 dug. Tapos may gumagano sa dulo. Cheng! Oh. Nalikod mo, tignan mo. Inhale. 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 Oy! Oy! Kinikilabutan! Pa-exhalin mo kaya ako. Ano pa ba? Ano ba? Umek! Inaayos. Di ganyan nga yung mga doktor pag ano? Oh, ako naman! Ako naman! Ako naman! Ah? Ako naman! Ay, ikaw naman. Oh, inhale! Ang dami ah! Ang dami yung narinig! Ano naririnig mo? Mga butas! Naririnig yung butas? Butas eh! Inhale. Ayaw! Ayaw! Ayaw na nga! Di kita masyadong marinig. Hello. Ayan eh. Hello? Hello? Diyan ka pa. Hello? Hello? Good night. Ate, ate. Ito kasi talaga ginagamit para sa may sakit eh. Doc, sa palagay ko may sakit talaga ito eh. Pero kasi, alam mo, lahat kami talaga... Oh, balakpakan. Oh, taas lahat. And yes! Ah, Doc, excuse me. Lahat po ng test na gawa na sa akin yung... Bakit ba hindi mo maitaas? May problema ba kayo sa akin? Ako punong-puno na sa inyo, ha? Inaaway mo ako. Ay, naku, nagiging lalaki. Oh. Inaaway mo ako. Ay. Ano ba problema? Bakit? Bakit? Akala mo ba, papatulak kita? Ang laki. Alam mo, kaya ko kayong dalawang pagbuhulin. Isa pa. Na makita. Gusto ba ma-regular? Oo! Oh, oh. Inaaway mo ako? Sorry! Siya! Ito na lang! Ito na lang, awayin mo! Ano? Square tayo! Ba't kita? Sige! Dito kami kay Elion! Tagal-tagal ko lang walang warm up! Okay, hindi lalaban. And the winner is... Ayaw ko, talo ako! Ako na lang. Ako na black hole dyan. Ano bang problema? Maitim ba? Oo, di tapos. So, Julia has 7,000! Joyce, mamili ka. Tapon mo, hayop ko. Hayop ko. Hayop ko! Sino pa ba hayop dito? Oh, sige. Ano, ako na naman. Lagi na lang ako. Grabe na. Hirap. Ang hirap pang irregular. Bubay, pass and shot tayo, ha? Balitan, ha? Si Petit na lang. Okay. Petit, yes. Ito ang tanong sa hayop ko. Sa Marvel Comics, anong klaseng hayop si Throg na may superpowers na kagaya ni Thor? Sa pagkakalam ko, ha, Warthog. I'm sorry? Warthog. Ito yung isang hayop na mahilig tumambay sa lilim ng punong kahoy nung kapanahunan. Mga ganyang kadilim. Ah, hoy, maliwanag pala ng punong kahoy. Na kung saan ang itsura niya, yung parang si Fumba, gano'n, yung parang may mga kulugo. Fumba. Huwag ka nang ngayang alam. Ito ma-regular. Tama siya. Kumba. Nakisa yung hayop na yon, may mga kulugo sa mukha, pero harmless siya. Pag nilundagak mo niya, yayakap siya sa'yo. Mm-hmm. Kaya ang tawag sa kanya ay Warthog. Jose. Dog. Huwag ka nang lumayo. Frog, dog. Aso yan eh. Yan yung asong may sunglay. Na pag yan lumalapit, gumagano yan. Parang toro. Kumakaskas muna ng ganyan, naghuhukay muna, bago ka dambahin. So, may sunga yan. Dog yan. Alien! Ayan, paborito ko yung mga hayop. Yung trog. Frog. Palaka. Pero iba yung mga klase yung palaka. Ano? May palakang ano, mahilig kumanta. Ano pa? Palakanta. Oh. Ano pa?
Eh, mahilig sa tumambay. Ano yun? Palakanto. Eh, yung palakang ma... Alien! Trog, dog. Trog, frog. Dog, oh, trog. Oh, yung sagot mo. Warthog, warthog. Di tanong sa'yo. May problema ba talaga? Galit ka, galit ka. Medyo nakagalit. Hindi ko ma-regular. Sorry na nga. Ubay na, tinatanggalan ko ng upuan, di maangal eh. Kahit tanggalan mo ako ng damit sa upuan. Okay lang. Nang makita mong ninuno mo. Joyce, is it a fact or a bluff? Bluff? Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff bluff? Bluff na bluff. Bluff na bluff ang sagot ni Joyce. Anong sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Yes! It's a bluff! At least, pwede na. Si Trog ay tao na transformed by a gypsy and given Thor-like powers before turning into a... Frog! Frog! Tama si Alien. Thank you, Joyce. Now you have 4,000! Yes! Pauline, ang natira na lang sa'yo ay tapon mo. Alien, eto ang tanong. Sa ancient Greece, ano ang itinatapon ng lalaki sa isang babae para ipahiwatig na gusto niya itong pakasalan? Gold na bangle, yun ang hinahagis sa babae. Parang ganito? Parang ganyan. Sino naghagis niyan sa'yo, Ate Yogen? Si Jose. Yeah! Pag sinuot ng babae, ibig sabihin, gusto niya. So, yan nagsimula noon eh. Bago maging sing-sing, yan muna. Yung gold bangles. Pagka, susuot eh. Oh, pag sinuot? Gusto niya. Pagka binalik, ayaw. Ah, okay. Jose. Gold bangles. Gold bangle. Jose. Kalapati. O ibon. So magtataka kayo, bakit kalapate? Pag pinukol mo yung kalapate, lilipad yun, di ba? Pero nakatape na yung pakpak nun. Para pag hinagis mo sa babae, hindi siya lilipad, nandun lang. Mm. Ikaw ba, pag hinagisan ko ng ibong ko, magugustuhan mo? pwede ko namang alagaan, kasi mahilig ako sa hayop eh. Paano mo alagaan? Ihimasin mo ba siya? Ihimasin! Tapos ilagay mo sa pugad mo. May pugad ka ba? Gagawa ko ng pugad, pugad kung meron na akong alagang ibon. Oh, so ibibigay ko na yung ibong ko. Bakit hindi mo ba maalagaan ang sarili mong ibon? Kaya wala siyang pugad. Pinapalagaan ko sa'yo. Wala siyang pugad. Kasi hindi ko siya natitrim. Mabalahibo siya masyado. Yung ibon mo? Yung ibon ko. Ano bang kinakain ng ibon mo para makabili ako o yung para mabigay, mabigay ko? Wala. Kung ano yung pugad mo, doon na lang kakain yun. Kaya mo bang mag-alaga ng ibon? Totoo, at madalas kausapin ko yung mga ibon. Kasi kailangan marunong sila magsalita rin. Pag kinausap mo, dapat yung may tinatawag na kayong dalawa lang. Paano yun? Yung... Eh, paano pag nagagalit na yung ibon? Paano na yun? Bakit magagalit? Inaalagaan niya? Hindi, pag nagagalit nga eh. Hindi siya magagalit. Kasi kinakausap, kinakantaan mo siya. Paano kanta? Yung... Pero eto ah, seriously, nung nagbakasyon ka sa... Si Poleng, nung nagbakasyon ka sa akin sa Greece, ang inihahagis talaga sa kanila, sa babae gusto pakasalan, mansanas. Kasi ako naka-experience ako noon. Hinagisan ako ng mansanas. Pangalawa, yung sipat na lang bamboo. Pauline! Good luck sa'yo! Ito ano lang to, hulang-hula. Bluff. Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Ako! Yan talaga eh. Kaya nga sila return of the champions eh. Parang mahusay talaga silang lahat. Huwag kayong maalis! Babalik tayo! Sandali lang! Tama kaya si Pauline Luna, babalik pa ang Celebrity Vlog! Factor. Let's reveal the category. Kahayupan.
Nako, yan na yan, si Pitit. Grabe. Si Pitit yan, Pitit. Pwede rin si Alan yan. Si Brad Pitit. Ang sarap, at saka ang sarap i, ano yan. Kilaw yun. Pitit. Bakit yun sa'yo? Matanda. Pauline, Julia, close ako sa inyo eh. So, good luck. Close din naman kami. Oo. Kaya kahit sino naman, tingnan natin. Kung para kanino ang jackpot round. Si Pitit. Para kanino kaya? This is World War V. Yes, Pauline. Up! You can steal Julia. Yeah, go ahead. You can answer. Butanding. Yes, tama! Pwede mong i-share ang iyong experience, ang happiness mo, ang blessing mo sa iyong choice of charity. Sino ang kaya mong tulungan kung sakasakali? Ang gusto ko pong tulungan, yung aking butihing driver na si William. He's been working with me for 6 years. Andito na ba? Yes, he's here. Kasi he drives for me. Ah, ayun siya. Ayun po siya. And si William. Loyal, honest. Good luck, Julia! At bilang bahagi ng ating anniversary special, makakatanggap rin ang iyong chosen beneficiary ng Pangkabuhayan Showcase worth 65,000 pesos galing sa Pampanga's Best. Julia, I have one question, 6 possible answers, but only 4 are correct. Napagdaan mo na to. Tandaan mo, sa round na ito, ang sigurado ay... Panalo! Julia, let's play round 3, and this is the final 4! Ipili ka ng 4 na sagot, at saka palang magbibigay ng opinion ng ating gang ng Each correct answer is worth 25,000. So kung 4, 100,000 yon. Plus, a chance to win half a million pesos! And here are our categories. Ang favorite, ang choice. Ang choice. Correct. Then, tama, tama. Wala, yes! Category pa lang yun. Wala pa ba? Wala pa, ano pa lang. Category. Ang choice. At sa ang choice, narito ang tanong. Sa projection ng pamahalaan, anong 4 na fields ang magkakaroon ng biggest enrollment sa taong 2014 to 2015? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. Engineering, IT, computer, mass comm, business, education, medical / nursing. Well, ang engineering kasi malakas na talaga yan. And IT and computer. So, engineering? Yes. Engineering po? Thank you. And? IT and computer. IT / computer. Go for education. Ito, may clue ako, Julia. Oh. 4 na lang pagpipilihan mo. Hindi nga! Education, sabi ni Julia. Isa pa. Let's go for medical and nursing. Medical, nursing. Business. Ako, business. Maraming kukuha niya kasi nakita nila eh. Doon nang papunta. Hindi, ang alisin mo yung, ano, yung medical. Alisin mo daw ang medical, doon ka mag-isip. How about you, Jose? Hindi na uso yan. Oh, kasi medical, medyo malaki ang tuition fee. Mahabang term yung pag-aaral ng mga bata. Pwede rin yung mass comm kasi karamihan sa mga nanay ngayon gusto mag-artista ang mga bata. So pag ng mass comm, parang nagiging stepping stone nila papuntang showbiz. Alisin mo yung education, ipalit mo yung business. Kasi sobrang in-demand yan ngayon kasi kahit wala kang puhunan, nagninegosyo ka. Business. Ma-achieve mo lang ang salitang businesswoman. 30 seconds, and the timer starts now.
pwede pong palitan yung education gawing business? Education palitan gawing business? Hindi. Hindi. Sandali. Sandali. Balik natin sa education. Balik sa education, please. Thank you. We still have 13, 12, 10. Medical or nursing sa business po. Medical or nursing, ipalit yung business. Time's up! 2014 ba? Ay, kala namin 13. Medical. Kala. Eh, ang gulo-gulo nyo! Hindi. Nakalak na ang iyong four answers. Woo! Buhay! Buksan natin ang engineering! Engineering! Is it a fact? Yes! 25,000, Julia! Thank you. Okay. Thank you. Next! IT computer! Is it a fact? Yes! You have 50,000, Julia! Mabuo kaya niya. Dalawa na ang tama. Sana dalawa pa. Kaya niyo pa ba? Kaya mo pa ba? Hindi ko alam. Magbabalik pa po ang... Everything! Grabe. Sadali lang ka. Buksan natin ang... Ay, Mascom. Kanina mo pa tinatanong. Oo nga. Oh. Dapat bluff ka. Bluff! 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 Ooh. Yeah! Marami pa kaya ang kukuha ng education. Education, is it a fact? Na pinili ka ni Julia! Jackpot question ay makikita mo ngayon dito sa Final Four. Nandiyan lang ang isang sagot na hinahanap natin para sa ating jackpot question. Pero bago yan, may isa pa kaming tanong sa'yo. Kung itutuloy mo o hindi, pagka nagkamali ka ng sagot, half na lang ang mauwi mo. At kung tama naman, syempre, half a million peso! Celebrity bluff sa'yo. Are you going to say, no way, okay ka na sa 100,000 or all the way to have a million pesos? All the way. All the way or no way? Of course, 100,000 is big. Yeah. Plus 65,000 kanina sa Pangkabuhayan Showcase. Thank you, Papangas Best. That's it. Either way, we're gonna have fun and yeah. Okay na si William. Yeah. Sinuha ko na siya. Okay na. Let's go all the way! All the way! Sige. Sige. At narito na ang final question. Sa projection ng pamahalaan, anong field ang mangunguna in terms of enrollment sa taong 2014 to 2015? And the timer starts now. Wait, wait. That's again. Okay. Engineering may be too expensive to afford. Business may be, well, education, hindi rin instant yung... Please look at the blackboard. Sorry, sorry. Hindi rin instant yung ano. So, IT computer. Computer nga ba? Ito yung mga tingin. Are you so sure? Yes!
Well, eto na yun. Wala na ako choice. IT computer! Is it a fact? Nagpapasalamat po ako kay Ma'am na ako yung pinili niyang pinagkaloob niya sa akin yung showcase na yon. Oh. Tsaka, alagaan mo ah. Alagaan ito, Ma'am. Okay. At salamat sa ating gangnam. Maraming salamat sa Celebrity Block for giving us an opportunity to have fun. Have fun, yes, exactly. To help people who are close to us, who are dear to us. Thank you for watching us every Saturday night. This is Celebrity Block Season 2!